Kung kailan yung oras na practice, dun pa lang magtutugtog, dun pa lang magkikita mo. So gusto niyo pa lang mag-champion. Bakit ganyan yung ginagawa? Pagdating ng oras ng stream, wala mga nakahilata, parang inaantok pa, tinataman. Patunayan nyo na kayang mag-champion ng ganyang habit na ginagawa. Magigising niyo yung lahat. And nandito ako ngayon dahil ako na yung mag-focus ngayon dito sa bulkan na to. Napakalaki nito ah. Teka, pasok tayo. Kurgit ako. Kumuha ako na mag-tryout sa RG lang. Masters na long like 50 stars, 40 stars. Kaya binigyan ko sila ng chance na makatikim ng bootcamp. So may team white, may team black. Sa June 23, maglalaban sila. Sino manalo doon, best of 7, mag-stay. Tapos yung isa out na. Ayun yung malungkot na part. Ayun yung malungkot na part. So, andito ako, Coach Bon, as a champion, madaling medal, like recognized. Hindi yung tips na kayo. Mag-open up ka ng strategy mo sa blacklist. Like, tips lang. Hints, tips, para sa nila. Para, kasi yung mindset nila, RG boy pa din eh. Alam mo yun? Oo, like, yung typical na gano. Oo. Yung parang pag kinatalo sila sa RG, natitil sila na ayaw nila kasama yung kakampi nila. Tama, yung parang, kain na ako, lobot na ako eh. Oo, kain na ako, lobot na ako. O may alam, so may kita ko, may kalagong iba. Oo, yung mga pag-ako sa iba eh, no? Oo, ayun sila ngayon. Kahit ako, nagdaan din naman ako sa ganyan eh. Kahit tayo eh. So ngayon, pinapakain ko sa kanila yung word na, guys, hindi kayo pwedeng matid sa RG. Parang pampainit nyo yan, parang pag pumasok kayo si Scream, doon mainit kayo. Mapuproduce nyo yung gusto nyo gawin na gameplay. RG pa lang yun. RG pa lang yun. Kung nadidig ka na, pag-scream ka na, mas makaka, iba pa yung makakaramdaman mo. Ayun na nga eh. Nagkasunod-sunod tago nyo. Teka, pasok tayo sa bootcamp. Well, pagpunta ko dito, natanong ko naman kay, ano, kay Doggy, bakit ka ako dito yung napili mong lugar? And nasagot niya naman. And ako, honestly, nung papunta ako dito, iniisip ko, na wrong way na yata ako, nasa movie na yata ako, na wrong turn na. Asan ka ako yung malaking mansion? Paano ko mahanap yun sa gantong lugar? Pero nung nakita ko, nakarating na ako dito, grabe pala talaga. Napakalaki. And siguro sa mga future players na makakapasok dito, talagang dapat i-take advantage yung opportunity na pag nakapasok kayo dito, lahat talaga gagawin nyo, ibigay nyo yung best nyo para mag-stay kayo dito dahil napaka solid ng bootcamp na to. Ito yung tipong bahay na dinesign para sa esports. Yun lang siguro yung masasabi ko. We have the best coach of MPL here. Coach Bon, thanks so much sa pagpunta. Alam kong MSC ngayon. Finals pa ng Blacklist. So, nasingit niya yung time na dito, guys. So, bibigyan niya kayo ng tips, hints, advice. Ito, guys, sasabi ko sa inyo. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, okay lang. Pero ito, paniwalaan ko. Ito yun ang tao kong paniwalaan ko. Ang dami kinuhang medal, trophy na ito. Pagtiwala kayo sa akin, Coach Bon. Okay. It's all on you. Pagigising niyo lahat. And nandito ako ngayon dahil ako na yung mag-coach ngayon dito sa bootcamp na to. Kaya umalis na ako ng Blacklist. Naniwala naman kayo. Pero hindi totoo yan. Sabi ni Boss Dog, sin-invite niya ako dito. Especially para sa inyo. Ako naman, bakit nga ako madaling napapayag? Kasi nakikita ko din yung sarili ko dati. Nasa ganyan pa din ako, nasa amateur ako, nung nangangarap pa din ako na makapasok sa esports. Kaya magaling yung loob ko sa mga aspiring pro players gaya niyo. Kaya ganun niya ako madaling napapayag. And isa pa, sabihin na natin meron din akong maliit. Pag ako kasi tumanaw ng utang na loob, kahit maliit pa yung nagawa mo sa akin, talagang hindi kayo makakalimutan eh. And palagay ko hindi yung naalala ni Boss Dogs kung ano man yun na kaya ipapalala ko sa kanya kung ano yun. And nandito ako ngayon, syempre, para bigyan kayo ng konting guidance. And syempre, i-share yung mga experience ko. Dahil gaya nga sabi ko, nagsimula din ako kagaya niyo. So ano nga ba yung naging journey ko nung nagsisimula pa nung ako? Nung panahon ko, wala pa nga, hindi pa bumili yung e-sports. Okay, nagsimula ako sa Dota. And nung panahon ngayon, walang bootcamp, ang meron ng computer shop na ngayon, talagang madalo na, diba? Dahil nagkaroon na ng data, lahat ng bahay may internet na, diba? So nagsimula lang ako sa Dota, computer shop. And yung pinaka-e-sports na namin nun, yung pustahan mismo dun sa computer shop. Di ba kung may mga naka-experience na sa inyo ng gano'n, mga ilang taon na ba kayo? Pwede bang pakiging sabi, mga ilang taon kayo? 20 po. 21, 16 po, 21, 18, 17 po, 22 po, 20 po. Okay, so nag-average
Then may ilang mga nasa ayun, 16, 17. So sino na dito yung mga naka-experience sa mga computer shop dito? Yung mga nasa 20s, di ba? Yung ano, yung masarap balikan. Yung talagang, hindi pa usip keyboard warrior nun eh. Ay, kapag tinrashtalk mo, harap-harapan. Hindi ka gaya ngayon. Gagawa ka ng dami para matrashtalk yung isang tao, di ba? Doon, harap-harapan. Pero hindi nagkakaano. Hindi nagkakasuntukan. Well, sabihin na natin na ilang instance na nagkakasuntukan. Pero yun yung ano, golden era ng computer shop. And ako nag-aaral pa nung panahon na yun. College ako, and sabihin na natin na isa sa naging hadlang sa pag-aaral ko ay yung pagmamahal ko sa video game. Dahil yung course ko na 5 years na engineering, napahaba. Naging siyang 7 years. Pero nung nasa kagitnaan na ako, doon ko na-realize na, teka, alam kong mahal ko yung video game. Alam kong nag-enjoy ako dito, pero kailangan ko tumingin sa long term. Okay. So, nung panahon yung walang e-sports, saan naman ako mapapasukan na team dahil computer shop lang. So, sinabi ko sa sarili ko, okay, sige, tatapusin ko muna yung pag-aaral ko. And then, baka sige, chiguri ako sa e-sports. Kaya tumagal siya na, tumagal ako ng 7 years. Dahil unang tatlong taon, pag may nagaya sa akin ng Dota, huwag na tayong pasok. Sige, huwag na tayong pasok. Taka, huwag na tayo. Kahit may isang pa, okay lang. Mas masaya maglaro eh. Kaya nangyari, nung third year ko sa college, nakik-out. Dahil po bagsak. So after nang lumipat ako ng school, yan doon ko na-realize na, teka, may second chance ako. Pinaghihirapan ng parents ko kung ano man, nung nasan mang school ako ngayon. Kaya dapat ko muna itong i-priority compared dun sa video games. So tanong ko lang, sino pa sa inyo yung mga nag-aaral? And then the rest, yung mga hindi nag-aaral, talagang nag-stop na kayo or dahil fully nag-commit na kayo para sa esports, ganun ba tama? Or talagang ano lang, stop lang? Nagtatrabaho na. Okay. So, para sa mga nag-aaral, maganda yan, na habang nandito kayo, hindi nyo, di pa kayo nag-i-stop. Dahil yun yung, magiging insurance nyo eh. Just in case na mag-fail tayo dito sa esports, meron kayong insurance sa pag-aaral. And para sa mga nagpa-part-time na mga naiintindihan ko minsan, talagang may instance na kailangan nyo muna mag-part-time. Siyempre, para masustentuhan kung ano man pang kailangan nyo. And then, pag nakaya ko nila ng konti, uli sa pag-aaral. Dahil yun yung pinakamagiging insurance natin. Kaya ako, pinakamagiging insurance natin yung 7 years. Makatapos lang. And then, dumating sa point na, okay, tapos na ako. Ngayon, kailangan ko naman mag-trabaho. Kailangan kong kumita para makabawi sa mga utang, di ba, ng mga parents. And habang nagtatrabaho ako, halos hindi ko na maisingit yung minahal kong video games. Hindi na ako gano'n nakapag-dota, sobrang dalang na to the point na nag-quit na ako. Pero dumating yung panahon na, dumating na yung Mobile Legends. Nauso yung Mobile Legends dahil nauso yung smartphone, nauso yung data, unlimited data. And then yung pagkabaho ko, nakita ko, may nagagawa. Night shift ako nun, night shift. No? So, night shift magana, walang ganong boss, so makakasalis kami nila. Nakita ko siya may nagagawa. Pataka ko na rin. Pataka akong Dota yun. Tapos yung nagagawa niya pa, si Pudge, na sa MLC Franco. Parang Dota yun. Parang gusto kong itry yan, 5v5 yun. Tapos, hindi pa ganong makonsume sa oras, 15 minutes lang, tapos na, di ba? Ikaw tinry ko. Habang nasa graveyardship ako. And sobrang nagustuhan ko. Sobrang nahook ako dun sa Mobile Legends. Hanggang natapos yung shift namin, uwian na. Pag uwi ko sa bahay, hindi ako natulog. Isipin nyo, graveyard shift ako, diba? Kuya. Pero dahil nahook ako dun sa gawang yun, hindi ako natulog. Talagang ginakain ko. Nagtakang ako. Hanggang sa the next shift, susunod na shift namin, mas mataas na yung sa kanya. Mas nangungusad ko na siya. And dun nagsimula. Dun ako nagsimulang bumalik sa minahal kong mga video games. Doon ako nagsimula. Ngayon, paano ako nakapasok sa esports? Pero bagong lahat, gusto ko muna kayo tanongin. Ano bang primary reason nyo kung bakit gusto nyong pasukin yung esports? Ano pa eh? Dito po talaga yung gusto ko eh sa esports. Kahit nung bata pa ko, hinihiling ko pa na makapasok ko. At makasali ko sa tournament. Tapos kung magkaroon ko ng trophy na pwede ko po i-display sa magiging bahay ko. Wow. Napakaganda naman. Para makarapin ko ito eh. Yung mga
sa MPL din mapag-champion. Mapag-champion dahil? Dahil nasa puso ko rin dito. Dahil passion din yung pag-ano. Okay, sige. So, sir? Oo po sa ating po kasi nagganang nga rin po, passion din po. Mailing din po ako sa ano, mula nung bata. Ang mga video games din po, mga laro sa computer. Kaya nung naano rin po yung ML na uso, nagustuhan ko din po ito agad. Tsaka parang naano na po ako sa laro. Para napaibig na rin po ako sa laro. At naging, ano, minsan nangarap na din po maging po. Kaya po, nandito po ngayon. Okay. Nung sinasimulan ko po ito, parang nung naging ano po ako, medyo marunong na nagka-chance po ako maging parang pumasok dito sa esports. Tapos ayun, parang gusto ko na rin pong dito rin sa pag nakapasok ako ng mga crossing ganun parang para makatuloy po ako sa akin. Parents. Okay. Ako rin po naging passion ko rin po mula ko nung bata. Tapos nung na-try ko po mag-learn, deliberate yun. Tapos nung nag-pandemic, tinry ko mag-level. Ako po kasi nasanay na ako ng 5v5 dati sa Dota 1 po talaga. Player po ako ng Dota 1. Tapos lumipat lang po ako sa MU. Sa 3 years ko pong paglalaro. Ano, nakilala ko po si Sanford. Parang gusto ko rin sumunod ngayon sa kanya sa MP. Ako naman po, ano, mangarap ko kung ano, maging pro player ko. Kasi gusto ko po talaga yung ano, mobile. Ako, kaya po lumago yung mata ko, bata pa lang. Katulad po ng sa inyo, ganyan din po ginagawa. Kahit di ako pumapasok. Dota, lahat ng laro na laro. Sa Dota, hindi ko natupad eh. Baka dito kaya. Okay. Ako din po, LOL player po ko dati. Ganun din po, hindi din pinalad. Tapos nung lumabas po yung MLS, tinry kong magbatak. And parang nakita ko po na may chance ako dito, kaya tinuloy ko po. Chak. Wala rin masabi eh, no? Wala masabi eh, wala rin isa, hindi mag-ibig dito. Para na chak. Gusto ko na mag-MPL. Gusto mo mag-MPL? Gusto mo mag-MPL dahil? Para sa magulang ko. 3 years na po ako nag-stop talaga. 3 years po, simula pandemic po. Tsaka ngayon po nag-stop po. Sa pag-aaral. So, gusto mong makapasok sa MPL para sa parents mo, para? Matulungan niyo po sila. Okay. Hanga ako dun sa mga reason niyo kung bakit gusto niyo mag-proceed. Sa, kung gusto niyo pa, kung bakit gusto niyo pasukin yung esports. Dahil una-una tama yung mga sinabi niyo. Kaya ako natanong kanina kung ano yung primary reason kung bakit gusto niyo pasukin ito. At, halos karamihan sa inyo, o halos lahat kayo, dahil sa passion. Magdaligang ba ang pagiging pro player? Hindi. Hindi siya ganun kadali. Taliwas na nakikita ng iba sa camera, sa mga posting sa social media na mukhang masarap ang buhay pag nasa esports. Pero taliwas sa kaalaman nila, sobrang hirap nang nasa pro scene. Unang-una, syempre, kailangan nyo makipag-compete, kailangan nyo ibigay yung best nyo. And bago nyo mailabas yung best nyo, madaming struggle muna kayong pagdadaanan yung mga kakampi nyo na magkakasakitan muna kayo, hindi naman ano physically pero verbally na dahil hindi nyo pa kilala yung ano, isa't isa. And then pag kayo natago pa sa pro scene, ang dami nyo pang ma-receive na bash and kung ano pang masakit na nasalita na kailangan nyong matagalan, ma-endure, yun yung pinaka-challenge talaga doon. At syempre pag na-endure nyo na yun, susunod na challenge, paano nga ba kayo tuluyang mananalo? Diba? At doon napapasok yung puyatan, yung 24 hours na grind, kaya mahirap din talaga sa pro scene. Pero kapalit naman nun, syempre, pag nanalo kayo, sobrang saya sa pakiramdam. Dahil worth it yung pinaghirapan. Kasi kung may sasagot na gusto ko dito sa esports kasi madali yung pera dahil gusto kong umaman. Gusto ko dito sa esports kasi gusto kong sumita. Well, kung gusto nyo umaman, hindi para sa inyo esports, mag-business kayo. Kung gusto nyo sumikat, hindi para sa inyo esports. Mag-artista kayo, mag-content creator kayo. Pero kung gusto nyo makuha yung lahat ng yun, meron yung step 1, 2, 3. Unang-una, kung passion mo yung maglaro, maging competitive ka. Pag naging competitive ka, nag-grind ka, may makakapansin sa inyo. Kukunin kayo. At pag kagaya na yun, nandito na kayo.
napansin kayo dahil nag-line kayo, nag-RG kayo. At pag mas, pag mas lalo nyo pang pinagigihan, lalo pa kayo nag-line na lalo na kayo, nasa group na kayo. Ang ilan sa inyo makakapasok sa sabihin natin MDL, and then eventually magiging MPL. At pag nangyari yun, nagdire-diretso yung mga panalo nyo, magkaalong kayo ng pera, di ba? Ikipa kayo. Magkaalong kayo ng sahod, madami kukuha sa inyo, madami board na magkaka-interes sa inyo. At pag nangyari yun, nakakuha kayo ng mga titulo, panay kayong nananalo, naging boom kayo sa social media na, uy, isi ganito, panay panalo ko, ay hindi niya, panay yung buhat niya. Talagang napakagaling ng batang to, napakagaling ng pro-player na idol na to. Pag nangyari yun, lalabas yung pangatlo, sisilat kayo. So in that way, makukuha niyo yung tatlong yun. Diba? Tama ba ako mali? Tama. So, three birds, one stone. Diba? Tatlo yung nakuha niyo. Pero step by step. Hindi kayo nag-skip sa pangalawa, hindi kayo nag-skip sa pangatlo. Inuna niyo yung primary reason niyo. Yung passion niyo. Dahil ako, ganyan din ako nagsimula. So, balik pa rin sa kwento. Sa kanyang kwento ko, na nakuha ko sa ML. So, sa trabaho ko, nag-leadership, nag-grind ako. Hanggang sa dumating sa point na naging ako RG boys, na ang tawagin natin ngayon na mga pop star. So kung pabigyan kayo sa Dota 2, kung kilala si Topson, isa siya sa mga pop star na nakilala. Dahil isa siya sa magaling sa ranking na nakilala, kaya siya kinuha. Nagsimula lang din ako sa ranking. Buwan ako maglaro, and then eventually, natutunan niya ibang mechanics ng ML na gumaling hanggang sa nakilala ko yung mga teammates ko. Unang-una si Dexstar. Nakilala ko rin sa ranking, hindi ko personally kilala yan. Hindi ko kain sa Facebook, nakilala ko rin sa ranking. Dahil nakalaro ko siya ng isang game, inad niya ako or inad ko siya. And then chat-chat na kami at ano, last time ko lang ulit. Dahil nagustuhan niya yung laro ko, nagustuhan ko yung laro niya. O, kanadji tayo. Hanggang sa, ano kami nagkalaro ng dalawa? Hanggang sa may nakilala ulit ng isa. At yun ay si, ano, si Killer, si Archie, kung naalala niyo pa. Yung teammate namin. So naging trio kami, naging trio. Hanggang sa dumating sa point na, uy, medyo nakikilala tayo sa lang team ha. Hindi man sa social media, nagiging kaming tirador sa ranking na pag nakita natin yung pangalan ko, parang autolus na lang kayo, parang gano'n. So may nakapansin na isang ano, na isang dati kasi konti pa yung mga orgis ha, sabihin na natin hindi pa ganun ka-focus sa e-sport. So parang small ano lang, small organization na nakapansin na, uy, kayo sa tulo, gusto niyo bang mag-try out dito sa ano namin, sa org namin. And alam ko nag-exist pa din yun eh, yung tinatawag na digital levels. Kung nakikita niyo, alam ko nag-exist pa din siya eh. So yun, nag-try out kami tatlo. And then, sa tryout na yun, may nakasabay kami, si Honda. And then, may isa pa yung girlfriend niya pa yun eh. So, naging kami yung 5-man. And then, si Jen, na nakilala din namin, kung saan nabuo kami ng 5-man. Lagi na kami yung 5-man, lagi kami nag-line, naging na lang kami chat-chat na lang sa, ano, sa messenger na, oh, anong oras pa yung umi mo? Ito, gantong oras, gina tayo. Hindi po nag... Masaya na kami, manalo kami sa ranking, masaya na kami, without knowing na hindi namin namamalayan na papunta na pala kami, pinapasok na pala namin yung ano, yung landas patungo sa e-sport. So, dyan nagsimula na nag-try kami na mag-qualify sa MPL. Dati kasi hindi pa franchise based, qualifier pa eh. So, ang nangyari, unang attempt namin, talo, hindi nakapasok. Dahil wala, mga ano pa eh, madami pang mas malakas sa amin ng panahon na eh. So, hindi kami tumigil. Bakit kami titigil? Nag-enjoy kami sa laro eh. Unang-una, hindi naman talaga namin ina-expect na makakapasok kami dahil ina-enjoy lang talaga namin yung Mobile Legends. Hanggang sa nakilala namin si Haji na trash talker na sumama sa amin. And nag-try ko din kami qualifier. Isa pang beses. And that time, wala kaming bootcamp, walang allowance. Yung mga cellphone namin, mapapangit. And I believe kayo, pinagbibigyan kayo ng mga iPhone, di ba? Na, di ba kung bigay o hindi naman basta may ginagamit kayo matinong, ano, matinong device ngayon, tama ba? Samantalang kami nun, wala, yung mga 40g na mga Android. Eh, parang ang naka-iPhone nung yata nun si Dex eh. Then, humanap pa kami ng paraan para magkaroon ng matinong cellphone si Haji. Naghanap kami ng mga second hand para makalaro siya ng ayos. Kaya nakakaingit din na ngayon, nakikita ko yung mga amateur dahil ng panahon namin, hindi ganito. Talagang struggle yung panahon na yun. Huwag na nag-i-struggle kami, hindi namin alitana yun. Talagang nag-enjoy kami eh. Pakailan namin kung wala kaming bootcamp. Pakailan namin kung wala kaming magandang cellphone or maayos na internet. Ako nung panahon, hindi talagang ako. Dahil ako, hindi naman kami mayaman. Mahirap lang kami. Wala kaming internet ng panahon na yun.
So, nakadata lang lagi ako. Naglalaro, nagka-qualifier kami, nasa bahay lang ako, nakadata. And dahil nga wala kaming bootcamp, hiwahiwalay kami. And pinagsak kami naman ng ano, ng team ni Pew. Digital Devils din yun eh. Sina Pew, sina Eson, o sina Yaku, sige nagdudod sa amin. And ayun, yung pinaka-huling attempt namin, doon na kami nakapasok. Sa MPL. Nakapasok kami sa qualifiers ang nakalaban namin ng sina Kill DJ. If I'm not mistaken. And after nun, syempre ako, nagtatabaho pa ako nun. Every weekends, since wala kaming bootcamp, ako, sige, babiyaki ako, pumunta dyan sa Malina para mag-MPL tayo dun sa Mineski School dyan. Okay lang yun, ano pa kayo lang po kung mahirap, eh nag-enjoy tayo dito eh. Masaya tayo eh, nananalo tayo ng kahit wala tayo ng mga magandang bootcamp or magandang cellphone. So ganun lang naging setup namin. Uuwi kami ng napakalayo, mag-commute lang kami, balitan. Ako, kung ano-ano pang pinapaalam ko sa boss ko nun, sabi ko, pwede mo nga na mag-lead muna ako itong ano, weekend kasi may importante ako ng nalapanin. Ibang reason yung ginagawa ko. Hanggang sa nag-decision kami, as a team, kami mga nauna si Dex, ako, si Honda, na may mga trabaho. Imagine, napakaganda na ng mga trabaho nila yan, kumikita sila ng above average. Pero nakasabay-sabay na tayo mag-resign, i-ano na natin to. I-gin na natin to. Although risky, walang siguraduhan na na meron tayong mapapala, pero passion natin to eh. Kasi nung panahon natin, walang e-sports eh. Nasa computer shop lang tayo ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon, bakit hindi natin ito? So tara, sabay-sabay tayo mag-design. So nag-design kami, sabay-sabay. Pinasok namin yung e-sports na walang kasiguraduhan kung saan kami dadalhin. Hanggang sa MPL Season 2, ang na-reach namin ay 4th place. So tinalo namin yung ibang team na mayroong mga magagandang bootcamp, may mga sahod. Kami pagtaling walang sahod. Pagtaling walang allowance. SXC imbalance yung ano namin na yung team. And ang gumagastos nun, sariling ipon ni Dex. Since siya yung may pinakamalang sahod eh. So sariling gastos para sa mga pamasahin ng mga bata, sa kinakain namin. And then minsan sa transpo si Honda, since siya yung may kotse. Ganun yung naging setup namin. Pero hindi yung naging hanggang para makamit namin yung mga pangarap namin na maging successful sa e-sports. Gaano kahirap pumasok sa pro scene? Mas mahirap dati. Compare ngayon, maraming choices. Marami ng tournament na masasalihan. And dati, talagang pahirapan eh. Walang ganong masasalihang tournament. And then talagang madidiscover ka lang sa pagiging pag-grind mo sa rank game. And then maswerte ka na kung may mag-recommend sa yung kakilala mo. And then pag nag-try out ka, hindi naman pala ganun kaganda yung laro mo. So minsan talagang pag-grind lang talaga yung way para makapasok sa pro scene. Gaya ko, kami nag-grind lang kami, never namin in-expect na makakapasok kami sa pro scene. Pero hindi namin namagayan na tinatahak na pala namin yung path papuntang pro scene. Doon kami nagsimula. Ginawa ko, next, may papatry akong ano sa inyo, may papatry akong player, kagaluin nyo. And then kayo mismo yung mag-judge kung ano. Kayo mismo yung mag-judge kung okay ba tong player na to. If hindi, sige, hanap ulit ako. Yun na yung time na nag-coach ako sa Blacklist. At dito ko na ipapasok yung sinabi ko nung umpisa, no, kung bakit napapayag ako ni Boss D na magpunta dito. Dahil isa siya sa mga tumulong sa akin nung nag-i-start pa lang akong mag-coach. Kung ano man yun, kailangan niyang malaman, i-backtrack niya sa messenger kung ano man yan. Dahil sigurado ako nakalimutan na niya, 2020 pa yun. Gaya nga nang sabi ko, pag may ginawa kang maliit na bagay sa akin, hindi ko makakalimutan yan kahit sobrang liit na bagay pa yan. Ngayon, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Mamaya sasabihin ko, na alam mo ba, nung nag-i-start pa lang ako, isa sa mga tumulong sa akin na nagbigay ng tips, i-backtrack mo 2020 ito naman. Sigurado ako din niya na naalala. Kaya niya ako napapayag. Dahil ganun na ako tumanaw ng utang na loob. Kaya ngayon, nagtataka kayo, nagpahinga ka ako sa Blacklist, ayaw mo bang lumipat sa ibang team. Well, kung mukha lang akong pera, tatanggapin ko yung offer ng iba't ibang team. Kaya kung mangyari na maging double A kung ano man yung sahod ko, pero hindi. Hindi ako mukhang pera, doon ako, nakatingin ako sa long term. Kung ano yung ginawa sa amin ni Blacklist, kinuptup niya kami, susukulian namin yun. Ganun ako. Hindi ako yung tipong na may mag-offer ng, Coach, 200K, you want to sign up? Na, pass. Anim yung 200K kung 1 month, 2 months ka na mag-i-stay and then pag natalo ka, wala na. Tanggal ka na. Eh, doon na lang ako sa ano. Kumukup sa amin kung bakit nandito kami ngayon sa position namin, di ba? Nasa Blacklist pa din ako. Dahil isa siya sa mga org na
tumulong sa amin para makamit yung mga pangarap namin. So, advance na tayo. Nasaan tayo ngayon na tayo sa Kylie? So, ayun nga. Nung pinatryout ko siya, kayo mag-judge, Dex. Kayo mag-judge, ano, Honda. Kung okay ba yung bata na to. Sino mismo, sa kanila mismo nang galing. Coach, okay. Ipasok natin ito sa MPL. Iba to, iba mag-biro to. Ayan, napasok siya naman. Although, wala sa ano, wala sa plano niya. Siya, nasa amateur din nun, kagaya nyo. Na nag-aaro sa iba't ibang team, na nag-tournament sa mga available na tournament sa amateur. And then, bigla ko na lang nakita, nakakalaro ko, nakita ko yung potential. Kaya ngayon, nung nag-post ako sa page ko, and, I mean, sa personal account lang yun eh, naalala niyo nung naghahanap ako ng post 5. I think last week nung yun, kung nakita niyo. Basta meron akong pinost, nag-looking ako for ano, post 5, ganun. Dahil hindi kami makapag-proceed ngayon ng practice. And parang kinakailangan namin ng second unit, parang ganun eh. And may mga nagme-message sa akin. Ang sinasabi, Coach, pag ako kinuha mo, magpo-fold commit ako, magbabatak ko. And para sa akin, hindi okay yun. Bakit pag kinuha ka lang? Bakit pag pinatry ka lang, doon ka lang magbabatak? Diba? Bakit? Napaka-unfair naman para sa kagaya nyo na wala pang kumukuha, nagbabatak na. Yun ay dahil passion nyo yung gano'n, diba? So yung mga pag-ganong message, nagme-message sa akin, magpo-fold commit ako, iwan ko yung pag-aaral ko, talagang wala akong ibang atupagin, hindi mag-biro. Pass. Negative na yan sa akin. Doon ako sa mga patuloy na nag-aagrain. Matagal nang nag-aagrain pero wala pa rin pumapansin sa kanila o walang kumukuha doon ako. Hindi yung kung kailan yung sinabihan na mag-aagrain, doon pa lang. Doon ko na-discover si Edward and then si Kyrie. And then eventually si Renny J, bago pa pala yung ano kung dumating kay Kyrie, si Renny J, nakakalaro ko na din yan. And dapat nakukunin ko na din siya sa EBOS pero gaya nga nang sabi ko, nagka-problema sa org. Kaya bago pa siya makapasok doon, na-dissolve na. And napunta siya kay Doggy na napakaganda ng nangyari din kay Renny J. Na ngayon, ang goal naman niya ay makakuha ng kanyang first title. Kaya lahat, sinakripisyo niya, lahat. Talagang, panay ko nakakausap. Talagang decidido siya makakuha ng title. Bala kong isakripisyo ang lahat ng to, Coach. Huwag munang magganto. Basta gusto ko lang makakuha ng aking ano, first title. Ngayon, babalik ako dun sa mga naging kabatch niya. Like XH2 na nakakalaro ko din. Si Yami, hindi ko gano'ng nakakalaro. Parang ano na ako nun. Hindi na ako batak sa rank name nung ano ni Yahweh. Pero si H2, isa siya sa mga nakakalaro ko. Nangyari nun, syempre, panay din siya nagbe-message sa akin na nakalaro. Eh, nasa bootcamp na siya sa Pampanga ng Nina Dobby. And konti lang yung exposure niya. Minsan na-extra lang sa mga vlog. Hindi talaga siya na-expose nun. Na makita mo, nasa likod lang, na-out po, nagkalaro. Tinatanong mo siya. Nagkakawang tagal mo na naging stay dyan, pero parang wala naman nangyaya. Ay, may sahod ka ba dyan? Tanong ko sa kanya. Sabi niya, wala. Sabi ko, bakit ka nag-i-stay dyan? Wala din kasi akong gagawin sa amin eh. Gusto ko lang mag-biro eh. Dito may magandang internet, may maayos na bootcamp. O diba doon? Tapos di ko napapansin, pagdating ng kung anong season na nakapasok sila, start ba yan na pala siya? Napakalayo ng binrain niya. From ranked game na nakakalaro ko lang siya, hanggang sa naging siyang star player ng ano, NXP. Nung nauso yung panel cut. Hindi siya tumitingin sa pera, ang focus niya lang ay passion sa laro. Hanggang sa nagkasunod-sunod. Dahil na sa nag-ride siya, nakilala siya, nagkaroon siya ng mga sponsors, dahil nakilala siya. And ngayon, ang inahabol na din siguro niya, yan, yung title, di ba? So, sige, doon na tayo sa ano, sa 7 timeline. Ito na yung championship team namin. Kung paano yung nangyari. Ito hindi ko makakalimutan eh. Hindi ko makakalimutan ang season, yung season 7. Although sa dami namin ako ang title, pinakatumatak pa rin talaga sa akin. Yung season 7. Hindi siya yung tipo na binuo ko yung team na to and then malakas na agad. Hindi. Dumating sa point na nagkakatoksikan, hindi nila trip yung ugali ng isa't isa. Imagine si Edward tsaka si Oreb dati nag-away dahil hindi nila trip yung ugali ng isa't isa. Pero ngayon, kung naaalala nila, napatawa na lang sila sa kalokohan nila, mag-best friend na ngayon. So, dumadating tayo sa point na pagbago yung mga kasama nyo, mga nagpapakitang tao lang yan. And after few days, after few weeks, lalabas yung mga tunay na ugali niya. And after nun, doon na kayo magkakatoksikan. Pag hindi nyo trip yung ugali ng isa't isa. Sa mga players na nito, toxic sa kakampi. Madami naman talaga yan. Hindi naman talaga mawawala yan. Pero nilalabas mo kasi kung ano yung tunay na ikaw eh. Ganun lang yan. Pero siguro mas maganda kung yung teammates mo ay kakausapin mo din before kayo maglaro na para maset yung expectation niya na, Tol,
pag natatago kasi natitirt ako eh. Kumbaga alam na ng mga kakampi mo. Pwede bang sabihan nyo na lang ako na ano, chill lang or relax lang? Eh, tipong mga ganun, simpleng bagay lang siya. Iset mo lang expectation sa mga kakampi mo na tilted ka, napanay ka natitirt or madali kang mapikon. Nang sa ganun, alam na nila. Pag nangyari yun, syempre masasanay na yung mga kampi mo. And syempre ikaw kailangan mo din mag-adjust. Hindi pwedeng sila palagi ang mag-adjust. Always meet halfway. Sabi ko, may ginawa ka sa akin nung nagsisimula pa lang ako mag-coach. And I'm sure di mo naaalala kung ano yun. Di ba? Balikan mo ngayon sa Messenger 2020. Nagsisimula pa lang ako mag-coach din ako. And ikaw mismo nag-offer sa akin kung ano yung path niyo. And all throughout yan, kanyang ano, ginawa ko para mabuo yung strat namin.